Welcome back, Kaangat! Ngayon ay pag-uusapan natin ang 10 bagay na ginagawa ng mga mayayaman araw-araw. Ngunit bago tayo magpatuloy, Kaangat, ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming tips and advices na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito para sabay-sabay tayong umangat sa buhay. Ayon kay Aristotle, 95% ng ginagawa mo ngayon ay resulta ng habit. Hindi gumigising ang isang tao araw-araw para maging mayaman o mahirap. Sa katunayan, maraming scientific studies ang nagsasabi na ang paraan ng rich people sa pamumuhay ay may malaking pagkakaiba sa kung paano namumuhay ang mga mahihirap. Una, ang mga mayayaman ay may daily motivation. Ang daily motivation ng mga mayayaman ay ang katagang, life is tough. Para sa kanila, ang pagising kada araw ay pagharap sa panibagong battle sa buhay. Unfortunately, marami sa mga mahihirap ay hindi hinahanda ang kanilang sarili kada araw. Kadalasan, gigising lang sila para manood ng TV, gumamit ng social media, o magbasa ng dyaryo. Malayong-malayo sa nakagawian ng mga mayayaman na gumising para manood o magbasa ng inspirational content, mag-meditate, o makinig sa inspiring music. Pangalawa, alam nila ang kailangan nilang gawin sa umaga. Ayon sa isang pag-aaral, 63% ng wealthy people ay nakikinig sa audiobooks papuntang trabaho versus 5% ng poor people. Ang paraang ito ay tinawag ni Tony Robbins na Hour of Power. Ibig sabihin nito, first hour of your day. I-invest mo ang unang oras mo sa lakas na magbibigay sa iyo buong araw. Huwag mong hayaan na umalis ka ng bahay na may unmotivated spirit. I-try mo ang paraang ito sa loob ng 7 days at malalaman mo ang resulta. Sa pagising mo sa umaga, huwag mong i-check ang TV o social media profile mo. Pagbus ay kumuha ka ng isang motivation book at basahin ito. O kaya naman ay makinig sa isang audiobook for 15 to 20 minutes before you start your day. Matapos ang 7 araw, makikita mo kung gaano nag-improve ang araw mo. Mas magiging motivated at masaya ka rin kumpara sa ibang araw na wala ang hour of power. Pangatlo, nag-set sila ng daily goal. May isa pang pag-aaral tungkol sa 81% ng rich people na gumagamit ng to-do list versus 19% na poor people. Sinabi ni Earl Nightingale, "People who set goals achieve more because they know where they are going." Dahil lang totoo, 90% ng tao ay hindi alam kung saan sila pupunta. Kaya tiyagain mong gumising everyday knowing na may patutunguhan ka o may ideya ka sa kung ano ang ginagawa mo. Simply write daily to-do list para focus ka sa mga bagay na importante. Ang rason kung bakit maraming tao ang nagsasayang ng oras ay dahil wala silang goals. Kaya pag ginawa mo ito, mahihiya ka na sa sarili mong hindi tapusin kung ano yung kailangan mong gawin para sa araw na yon. Pang-apat, nagpo-focus lang sila sa kaunting bagay. Ayon sa isang pag-aaral, 80% ng mga mayayaman ay focused sa pag-accomplish ng single goal. Sinabi rin ni Steve Jobs ang kahalagahan ng kanyang life motto na focus and simplicity. Tandaan mo na hindi ka isang superhuman na kayang gawin lahat ng bagay sa isang araw. Multitasking is not a strength. Kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan mong mag-focus sa kung ano lang yung current resources at time na meron ka. Panglima, nag-aaral sila araw-araw. 86% ng mga taong mayayaman ay naniniwala sa lifelong educational self-improvement, pero 5% lang ng poor people ang naniniwala dito. Ang dating president ng USA na si Donald Trump ay gumigising ng 3 a.m. para magbasa, habang si Warren Buffett ay ini-spend ang 80% ng working hours niya rito. Bakit nga ba ito mahalaga? Well, life is too complex. Kailangan mo alamin ang bawat sagot sa bawat problema dahil ang real education na pangahawakan mo ay ang maghahatid sa iyo ng yaman at successfulness sa buhay. Always be curious and learn every day. Magbasa ng inspirational books, makinig sa good audiobooks, at namnamin ang bawat advice ng mga successful na tao. Pang-anin, the rich says no. Ang most powerful word sa English language ay no. Kahit na hindi ito gusto ng maraming tao sa tuwing naririnig nila ito. Becoming successful requires discipline. At ano ang discipline? Ito yung pagsabi ng hindi sa sweet o interesting things na hindi naman makakatulong sa atin. Halimbawa na lamang ang mga taong gumagastos ng pera sa mga bagay na gusto lang nila i-show off sa ibang tao, pag-party kasama ang mga kaibigan, o paggawa ng gossips na ikasisira ng iba. Kung gusto mo talagang umasenso, learn how to say no to unnecessary things. Pang-pito, ginagawa muna nila ang mga mahihirap na bagay.
Sa libro ni Brian Tracy na Eat That Frog, binigyan niya rito ng importansya ang paggawa ng most important things first sa umaga. Ang umaga kasi ay tinuturing nilang most productive time of your life. Energized at renewed ka sa tuwing gigising ka. Kaya naman, maraming successful people ang nakakahanap ng time to focus para gawin muna ang mga importanteng bagay. Hindi na nila hinahayaan na mag-procrastinate sila. Kaya pagising mo sa umaga, gawin mo muna ang unang bagay na hirap kang gawin at importante sa overall progress mo. Pwede mo rin gawing rule ang never check social media in the morning. Instead, i-focus mo ang oras para sa social media sa mas makabuluhang bagay. Pangwalo, ang mga mayayaman ay na-visualize ang success. May mga mahihirap na tao ang nagtatry ng new things pero hindi sila sigurado sa resulta. Pero sa mga mayayaman, na-visualize nila agad ito. Bakit nga ba? Well, rich people always expect success. Kaya mas nagbibigay sila ng effort para matupad ito. Pangsiyam, iniiwasan nila ang junk food. Isang pag-aaral ang nagsasabi na 97% ng poor people ay kumakain ng more than 300 junk food calories per day. Sinasabi rin dito na 77% ng populasyon na iyon ay hindi nagsasagawa ng exercise. Tandaan, ang health mo ay ang pinaka-importanting bagay na meron ka. Kung hindi maganda ang lagay nito, magkakos ito ng low energy. Dahilan para hindi mo magawa ang best mo para maging successful at mayaman. What goes into your stomach determines what comes out of your health. At panghuli, iniiwasan nila ang pagsusugal. Maraming popular indigenous website sa bansa ang may gambling website. At sa buong mundo, isa sa may most popular activities na pagsusugal ay ang mga taong mahihirap. Ito ay dahil nag-e-expect sila ng swerte. Huwag mong gawin yan. Iwasan mong hanapin ang successfulness sa swerteng bibihira lang naman dumating. Mas mabuting i-invest mo na lang ang pera mo sa isang bagay na alam mong wala kang talo. Para sa recap, ito muli ang 10 bagay na ginagawa ng mga taong mayayaman araw-araw. Una, ang mga mayayaman ay may daily motivation. Pangalawa, alam nila ang kailangan nilang gawin sa umaga. Pangatlo, nagsiset sila ng daily goal. Pang-apat, nagpo-focus lang sila sa kaunting bagay. Pang-lima, nag-aaral sila araw-araw. Pang-anim, the rich says no. Pang-pito, ginagawa muna nila ang mga mahihirap na bagay. Pang-walo, ang mga mayayaman ay nag-visualize ang success. Pang-siyam, iniiwasan nila ang junk food. At pang-huli, iniiwasan nila ang pagsusugal. Kaangat, alin sa 10 bagay na yan ang uunahin mong gawin para yumaman? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start, it's always too late to wait.